Magandang buhay! Nais niyo bang mag-level up mula sa paggawa ng isang simpleng module patungo sa pagbuo ng isang interactive ebook gamit ang Kotobi Author? Well, here's 10 tips for you guys para magustuhan niyo talaga ang Kotobi Author sa paggawa ng simpleng ebook. At kung hindi pa po kayo nag-subscribe sa channel ko, please subscribe and click the bell button para ma-notify po kayo sa susunod na videos na gagawin ko. Well, ibibigay ko sa inyo ang 10 rason kung bakit maganda talagang gamitin ang Kotobi Author sa paggawa ng ating ebook. Una, free. Pero huwag kayong malilito sa free trial at registered Kotobi Author. So, ang sinasabi ko po dito ay meron pong version ang Kotobi Author na free. So, gamit po ang free account ay magagamit nyo po ang Kotobi Author na halos kaparehas lang ng isang registered account. Pero syempre, mas maganda po ang registered dahil wala po itong expiration. So, pwede nyo po itong kunin sa website ng Kotobi Author at doon nyo po ito mada-download at saka i-install. Subukan po natin. Kung magkakapera nga lang ako, gusto ko talagang magkaroon ng registered Kotobi Author kasi talagang nakita ko ang advantages nito. Ito po yung aking na-download na Kotobi Author. So, dinownload ko na rin po yung Kotobi Reader. Nang sa gayon, agad-agad ko rin mabasa yung mga nagawa ng mga e-book gamit yung author natin. Tapos yung reader po kasi, siya ang magbabasa sa mga e-book. So, hayan, na-install na po natin. At kapag bubuksan natin, free po talaga siya. So, pwede na natin siyang i-navigate at gamitin nang wala pong kailangang bayaran. So, meron po tayong 30 days sa free trial na ito. At ang maganda, kapag nag-expire po yung free trial, pwede po tayong gumamit ng ibang account. Tapos, pwede na naman po tayong magkaroon ng free trial. Siyempre, hindi naman gusto ng Kotobi na free trial tayo lagi. So, siguro kapag may pera na tayo, pwede na tayong mag-register para ma-maximize talaga natin ang gamit ng Kotobi. Pangalawa, so ito po yung maganda. Pwede mong gawin offline ang iyong ebook gamit ang Kotobi Author. Kung may ilalagay kang online, dun ka lang talaga mangangailangan ng internet connection. Then, so, makikita ninyong close ang aking internet ngayon. So, approve ba na pwede talaga itong gamitin offline? Ikatlo, napakadaling matutunan. Kahit hindi ka masyadong techie, basta alam mong mag-type, mag-copy-paste at mag-open ng files na ilalagay mo dito, no problem ka best. Basahin mo lang ang mga icon names at sure ako na masusundan mo na. Saka madami namang YouTube videos dyan, natuturuan ka talaga, face by face. Meron nga akong nilagay sa description na pwede mong puntahan para maturuan ka kung paano talaga gamitin ang Kotobi Author at nandun lahat yung mga instructions. Ilapit mo lang tong cursor ng mouse sa mga icons na to, tuturo niya rin sa inyo kung ano yung mga yan. So, hindi talaga kayo malilito at maganda rin yung mga ginamit nilang icons kasi talagang tatatak talaga sa inyo kung ano yung mga yon. Ika-apat, completos recados. Halos lahat ng maiisip mong ilagay sa ebook mo, andito na. Tingnan po natin dito sa parteng ito. So, nandito po nakalagay lahat ng mga ingredients na pwede nating ilagay sa ating ebook. So, nandito ang main features kung saan maaari kang mag-insert ng multimedia, pati games at online sites. Name it, andito po lahat. Kung ipapakita ko po sa inyo lahat, baka kukulangin po ang isang oras. Kaya papakita ko na lang ito sa susunod na video ko. Kaya ang maganda, i-navigate na po natin para talagang lalo tayong ma-motivate at ma-excite sa paggawa ng ebook natin, di ba? Ikalima, personalize. Gusto mo nang may touch of you, di ba? Ito na po yun. Kung dati, hirap na hirap kang maglagay ng iba't ibang features ng module mo, well, dito, hindi ka magkakaroon ng problema. Kasi, pwede mong iayos sa kung paano mo gustong ilagay yung mga items mo. Kung gusto mong magkaroon ng image, ng audio, ng video, at marami pang iba. Mula sa paggawa ng book cover,
paggawa ng chapters, paggawa ng subtitles, lahat po yan ay pwedeng manggaling po sa iyo na kahit wala ka pong pinagbabasehan. Unless gusto mong ipa-QA, pwede mong sundin yung mga dati ng formats na ginagamit sa Department of Education. Pwedeng-pwedeng audio mo, boses mo talaga ang gagamitin. What are the alphabets? We have big and small letters. Let's read them together. Pwedeng pictures mo, mga picture na kinuhanan mo, pwede ring drawings mo, yung mga sketches mo na ginawa mo talaga para sa mga estudyante mo. At pwedeng-pwede ka ring maglagay ng pre-recorded video mo na nagtuturo ka rin sa mga bata pero na-videohan nga lang, di ba? So talagang personalized po siya. Ika-anim, interactive. Dahil nga pwede kang mag-input ng napakaraming klase ng multimedia contents, ang kalalabasan ng gawa mo ay isang interactive material na pwedeng gamitin ng estudyante mo kahit wala ka sa tabi nila. Ang maganda pa nito, kapag nag-insert ka ng mga exam o mga test, ay pwedeng ma-send sa'yo ang mga answers nila. So pwedeng ma-email sa'yo yung mga outputs nila na doon mo ma-check kung talagang ginawa nila yung activities at hindi. At isa pa, interactive kasi nagre-respond sa bata yung ating ebook. Halimbawa, i-click niya itong word na ito, may lalabas pong content. So, nagre-respond po yung material sa kung ano yung pangangailangan ng bata. At kapag naglagay ka rin ng isang book widget o mga games dito sa e-book mo, lalo na namang magugustuhan ng bata ang paggamit nito. Ikapito, madaling i-share at libre pa. Kapag nagawa mo na itong e-book mo, pwede mong i-copy ang EPUB file ng e-book at i-save sa gadget ng mag-aaral. Hobby reader, mababasa po niya ng libre at magagamit na niya ang e-book na gawa natin. So, hindi po kailangan ng internet dito. Kailangan lang talaga nilang magkaroon ng gadget para magamit din ang ating e-book. Napakaganda po nito, libre din po siyang ma-install o ma-download mula sa App Store, sa Google Play Store po. So pwede siyang ma-install sa cellphone ng bata at dun po niya ina-navigate yung e-book po na ginawa natin. Approved, di ba? Ika-8, pwede mo itong ma-share worldwide. So, ang maganda po sa ginagawa nating e-book, pwede po nating i-share sa e-book library ng Kotobi at pwede pong ma-open ng iba't ibang tao na mayroong Kotobi reader. So, katulad po nito, kapag i-download mo itong file na kasi kapag shared sa library, hindi mo ma-open yung reader kapag wala pong internet, pero hindi po ito magastos. At ang maganda rin kapag kasi shared sa library, kung hindi makakapunta yung bata sa iyo para kunin yung file, pwede niya lang pong i-search yung file name ng iyong ebook at ma-open po niya kahit nasaan po siya. At tulad ng iba't ibang sharing media applications, ay ma-i-share po ang ating gawa sa
sa kahit anong Kotobi reader sa iba't ibang panig ng Pilipinas o buong mundo pa yan. At ikasyam, readable po siya sa different kinds of gadgets. Readable po siya sa almost all types of gadgets. So tingnan po natin dito, makikita natin ang mga different kinds of gadgets na pwede nating subukang tingnan ang itsura ng ating ebook kapag ito ang gagamitin ng bata sa pagbukas ng ating ebook. So wala pong worries na baka hindi po compatible sa cellphone ng mag-aaral or whatever. Basta ito po ay smartphone, Android phone, iPhone at iba pa pong phones. Applicable po talaga siya. So nakalista dito yung mga possible phones na pagbubuksan ng mga bata. So nag-a-adjust din po yung ating, nagbabago din po yung interface ng ating ebook sa bawat sa iba't ibang klase po ng gadget para maganda pong tingnan ng bata at susubukan natin dito po ha mula sa laptop papunta po sa iba't ibang klase ng cellphones. Ikasampo, ito po yung bonus. Ina-advocate ngayon ng Department of Education ang Digital Rice. Kaya naman po, kapag maganda po yung ginawa ninyong e-book, pwede po nilang bigyan kayo ng copyright at maipublish po yung gawa nyong e-book at magagamit sa iba't ibang paaralan sa buong Pilipinas. So magkakaroon po kayo ngayon ng quality assured instructional materials na hindi nyo lang pwedeng gamitin sa classroom, pwede nyo pa pong gamitin later on sa promotion kasi po ang approved IM ay napakalaki din po ang puntos kapag makikirang po kayo sa higher positions later on. At dahil nga po ito ay quality assured instructional materials, magiging isa na rin po kayong author ng isang libro. At yung libro na yan ay isang e-book. Basta make sure lang po lahat ng gagamitin nyo ay sarili nyo pong gawa o kaya naman po gumamit kayo ng non-copyright materials na hindi po kayo makakasuhan ng copyright infringement. Kasi po hindi makwa-quality assure ang isang e-book kapag po may plagiarism issue po ito. Alam ko naman napaka-innovative ng mga teachers, 'di ba? Kaya nga pinapanood nyo itong videong ito kasi gusto nyo na namang mag-innovate ng bago at hindi po kayo nagkakamali ng daang pinapatunguhan kasi ito na po ngayon ang trend sa educational systems, ang paggamit po ng emerging technology for education. Ayan na po ang 10 rason para simulan nyo na po ang paggawa ng e-book ninyo gamit ang Kotobi Author. Idadagdag ko lang po kung marunong po kayong gumawa ng application gamit po ang Java programming, ay pwedeng-pwede pong gawing application ang Kotobi Author. Sa susunod na video, ipapakita ko yung buong e-book na gawa ko para sa subject na Filipino. Kaya naman, kapag hindi pa po kayo nag-subscribe sa channel ko, please click subscribe at pindutin ang bell button para ma-notify po kayo sa susunod na videos na gagawin ko. Napaka-exciting pong magturo, kaya let's teach on!